Hello at welcome to my channel kung saan pinag-uusapan natin kung paano gamitin at paano palakarin ang ating mga pera at alagaan na ating kalusugan. Salamat po sa panonood nito at pag-usapan naman natin kung ano nga ba ang 10% interest ni Maya. So, previously pinag-usapan po natin yung 6% ni Maya at ngayon naman po ang bago nilang 10% interest based sa ating update. Ngayon po is pag-usapan natin kung ano nga ba at paano nga ba ma-reach ang ganitong interest rate. Kung napanood nyo po ang aking video na nakaraan ay ginawa ko po ang 6% interest at nakita nga po natin na ang tumataas nga po ng 6% interest rate per annum ang ating pera sa loob ng Maya app. So ngayon nga po, ito po ay dahil po sa ating boosted na interest rate mula sa ating sa magandang loob ni Maya na ito nga po ang 4% galing sa maximum na 100,000 at meron po siyang additional noon na 1.5% dahil sa ating pagginawa mo yung mga quest nila or yung mga missions nila. So ngayon po ito naman ang 10% interest ni Maya at paano nga ba ito kunin at sa loob po ng March 7 to April 13 2023 ay pwede po kayong maka-avail nitong 10% interest na talaga namang binigay ni Maya at makikita mo sa everyday ng iyong account is umi-increase talaga ito. So paano nga ba makuha itong 10% interest? Isa lamang po ang gusto ni Maya at ito po ay magkaroon kayo ng accumulated 30,000 pesos na sa pamamagitan ng pagbabayad gamit ang iyong Maya app. So ito ay via QR o kahit anumang paraan para makabayad sa ibang mga pabili ng load or magbayad kayo ng bills sa inyong like electric bills, utility bills at iba pang bills. So ayun nga po ang pinakamadaling. So, sa 30,000 pesos po na nagastos mo, sulit nga ba itong PayMaya 10% interest rate na ito? Ang masasabi ko lamang po, kung ikaw po ay hindi regularly na nagbabayad gamit ang Maya app para sa inyong electric bills, sa load at sa kung anumang gastusan nyo, ay talagang hindi po ito sulit. Kahit po, isipin nyo, 30,000 pesos at yung pera na umaabot sa 100,000 na magkakaroon lamang ng 10% interest rate per annum. Ang may ipon mo lamang sa loob ng isang taon ay umaabot lamang po sa about 1,000 pesos. So medyo tagilid po tayo doon. No? So ang masasabi ko lamang po, kanino po ito na magandang gamitin doon po sa mga taong mahilig talaga gumastos ng Maya app at yung pera nila na nakalaan sa or naka-imbak lamang ay mag-i-increase po ng libre at talagang sulit to sa kanila kasi gamit na gamit po nila talaga. Kailangan po talaga natin magbayad ng bill sa totoo lang po at yun nga po talagang okay ito sa ganun. So saan maganda ay gastos yung 30,000 dito? Una po is yung utility bills nyo kasi every month naman po tayo nagbabayad ng bills, electric bills at water bills. At sa kung meron ka pong grocery, very good po ang Maya app kasi marami ng supermarket ang nag-acquire ng Maya payment. Ngayon po at sa ganitong paraan po is magiging sulit na itong 100,000 nag-i-increase at sa everyday life common naman tayo nagbabayad talaga. So kung palagi mo ginagamit yung Maya mo sa iyong grocery, talagang magagamit at magiging sulit yung ipon mong pera sa loob ng Maya app. At sa 10% interest rate na ito, mas maganda po ko ito kaysa sa bangko mismo. Like BPIB do, iwanan mo yung pera mo is walang mangyayari dun sa pera mo kaloob lamang ng isang taon. So sa Maya app, sulit ka na po kung ikaw talaga ay gumagamit ng Maya app sa iyong grocery for regular basis. So ngayon po, pwede mo namang gamitin sa bills. So kung mataas talang yung electric bills, lalo na kung sa business mo, malas talaga yung babayaran mo. So sulit na po kung babayad kayo ng 30,000 accumulated sa loob ng limited time na ito, April. So ang huli po ay kung talagang mahilig or may time kayo na kailangan nyo talagang gumastos para sa pagkain. So halimbawa talagang kasama sa iyong part ng iyong buhay or part ng iyong business na magbili talaga ng pagkain para sa proceedings o para sa processes ng iyong mga business. So ganun po, pwede mo siyang gamitin at yung natitira mong pera ay mag-accumulate dahil lamang sa gumastos ka nito at normally naman talagang ginagamit mo ito. So ayun po, sulit na sulit po ito at salamat po sa panonood. Yun lang po ang aking video at yun po, kung gusto niyo talaga or sulit na gamitin ang Maya app,
mas okay po na magamit mo itong 10% interest rate na gamit ni Maya app mismo kasi wala pa pong ibang apps or ibang bank na nag-offer ng ganitong 10% interest rate. So, salamat po sa panonood. Huwag niyong kalimutan hit yung like button at subscribe button para sa baba para mas marami pa tayong videos kung paano yung matutunan, kung paano paalagaan at patakbuhin. Alam niyo ba na according to research ang dahilan kung bakit mahihina ang battery ng isang laptop ay dahil sa overcharging? Oh, no! So paano natin susolusyunin ito? Introducing the programmable socket. Dahil dito, di mo na kailangang isipin kung ma-overcharge mo siya dahil automatic siyang mag-i-stop. Una niyong gagawin eh, ayusin yung oras ng halimbawa, Sabado. Ayan, nagka-Sabado. So, click mo yung hour na 9:30. So, yan, ganun. So, makakasave ka ng kuryente. Hindi ka mag-worry na masisira yung laptop mo. So, ano pang iniintay nyo? Bilhin niyo kayo ng programmable socket plug. Click the link below lamang po. Bye now!